class. Ngayon ay tatalakayan natin kung ano ang kasaysayan ng wikang pambansa sa panahon ng Espanyol, sa panahon ng Amerikano, Revolusyon, hanggang sa panahon ng kasalukuyan, kasama na rin ang panahon ng Hapon. Unahin natin ang panahon ng Espanyol. So ano ba ang meron sa panahon ng Espanyol? Una ay si Ferdinand Magellan ang kilala nating lahat na unang makarating at nakadiskubre ng Pilipinas. Pinangalanan niya ang Pilipinas bilang mula sa pangalang ni Haring Philip at ng mga puno ng pine tree. Philip at pine tree, Philippine or isla ng Pilipinas o the Philippine Island. So sa panahon ng Espanyol, ang paglalayag ni Ferdinand Magellan ay hindi naging madali. Nagsimula ang lahat ng ito bilang si Ferdinand Magellan ay isang Portugal na hindi pinahintulutan ng hari ng Portugal na maglayag. Dahil dito, humingi siya ng tulong sa hari ng Espanya at binigyan siya ng 5 barko. Sa 5 barkong ito, ang Trinidad ang kanyang sinakyan. Kasabay rin ito, nandoon ang San Antonio na sinasabing bumalik sa Espanya dahil hindi niya nagustuhan na ang namumuno sa kanila ay isang Portugal. Samantalang ang Concepcion naman ay sinunog dahil na rin sa kanilang matinding gutom. Ang lahat ng sakay nito ay pinasakay sa 3 pang barkong natitira. At para hindi mapakinabangan ng pirata ang kanilang barko, ito ay sinunog na lamang. Ang barkong Victoria ang tanging nakabalik sa Espanya. Ito ang pinakamaliit na barko sa lahat. Samantala, ang Santiago na barko ay sinasabi naman nila na sinira ng bagyo noong September 1520. Ang mga pangyayaring ito ay naganap noong pangunang panahon. March 16, 1521, nakarating si Magellan sa Pilipinas. Ito ay ayon sa sulat na ginawa ni Pigafetta. Pero alinsunod sa international dateline, ito ay hindi talaga March 16 kung hindi March 17, 1521. Sapagkat mas nauuna tayo sa Espanya kung titignan natin ang international dateline. Sa kanilang paglalakbay at pagdating dito, sinabi nila na ang Pilipino ay mga barbariko at hindi sibilisado. Hindi daw marunong ang Pilipinong magbasa, kahit pa alam natin lahat na meron na tayong alibata. Gamit ang 3G o ang God, Gold at Glory ay pinalawak nila ang kanilang pagsakop sa Pilipinas. Hindi pinahintulutan ng mga Espanyol, lalong-lalo na ang mga praile, na ang Pilipino ang humawak sa edukasyon sa Pilipinas. Ang mga namuno dito ay ang 5 ordeng mga Espanyol na praile. Una ay ang Agustino, sumunod ay ang Franciscano, Dominico, Jesuita at Recoleto. Hinati nila ang pamumuno sa bayan, sa buong bansa. Ang pinakamataas na katungkulan sa Pilipinas ay ang Gobernador General. Siya ay isang purong Espanyol na ipinanganak sa Espanya. Samantalang ang pinakamababa naman ay ang Cabeza de Barangay. Sila ang mga dating mga datu na naging pinuno sa atin. At yun ang pinakamataas na katungkulan ng isang Pilipino sa pamamahala. Naging epektibo ang pagpapalaganap ng Kristiyano. At hinayaan lang nila na ang katutubong wika ang gamitin ng mga Pilipino upang hindi magkaintindihan ang lahat ng Pilipino sa buong bansa. Gayon na rin ang hindi mabasa ang lahat ng nasa batas na ibinaba ng Espanya. Kailangang manatili raw ng mangmang ang Pilipino upang ang pamumuno sa Pilipinas ay manatiling sa Espanya. Dahil alam rin nila na mas maraming Pilipino kaysa Espanyol sa Pilipinas. Nahirapan ang mga Pilipinong magkaroon ng pagkakaintindihan sa isa't isa sapagkat wala naman tayong wikang pambansa. Ang tanging wikang opisyal ng panahon na ito ay wikang Espanyol at hindi rin hinahayaan ang mga ordinaryong Pilipino na magsalita ng wikang Espanyol. Nasa kamay ng mga misyoneryong nasa ilalim ng pamamahala ng simbahan ang edukasyon ng mamamayan noong panahon pa ng Espanyol.
naging usapin ang mga wikang panturong gagamitin ng mga Pilipino. Kaya nga, iniutos ng hari na gamitin ang wikang katutubo, ngunit hindi naman ito nasunod, sapagkat nahihirapan din ang mga praileng magturo gamit ang wikang Espanyol, ang wikang katutubo. Nagmungkahi si Gobernador Tello na turuan ang mga indyo ng wikang Espanyol. Sina Carlos I at Felipe II naman ay naniniwalang kailangang maging bilingual o gumamit ang Pilipinas ng dalawang wika, ang wikang katutubo at ang wikang Espanyol sa pagtuturo. Ngunit hindi ito naging madali sapagkat wala naman tayong unang wika noong panahon na yon. Kung magiging bilingual, ano ang isang wikang gagamitin maliban sa Espanyol? Sapagkat ang Pilipinas ay likas na may maraming wika. Iminungkahi naman ni Carlos I na ituro ang doktrina kristyana gamit ang wikang Espanyol. Pero sa matatandaan ninyo, ayaw pumayag ng mga praile na ang Pilipino ay matutong magsalita ng Espanyol sapagkat hindi nila gustong malaman ng mga Pilipino ang kung ano ang nakasulat sa batas. Hindi ito naging madali para sa lahat. Sa huli, napalapit ang mga katutubo sa praile. Kasi ang ginagawa ng praile ay sila mismo ang nag-aral ng wikang katutubo para lang hindi matuto ang Pilipinong mag-Espanyol. At dahil sa ang mga praile ay nagbibigay ng aral na mula sa Diyos o aral sa simbahan gamit ang wikang katutubo, ang Pilipino ay mas naging mapalapit dito. Muli, inulit ni Haring Felipe II ang utos tungkol sa pagtuturo ng wikang Espanyol. Ang wikang ito, ang mga nasa gobyerno pinipilit na ituro sa mga Pilipino ang wikang Espanyol. Subalit, tumatanggi palagi ang mga praile sapagkat ayaw nilang matuto ang mga Pilipino. Noong Marso 2, 1634, nabinggo ang nasabing kautusan ni Carlos II. So, nabinggo sila dito sa mga kautusan na ito. So, sa kautusan ni Carlos II, lumagda siya ng isang distrikto na inuulit ang probisyon sa nabanggit na kautusan. Si Carlos II gumawa ng isang batas na paparusahan ang lahat ng hindi susunod na hindi turuan ang Pilipino sa wikang wikang Kastila. Noong December 29, 1972, si Carlos IV ay lumagda ng isang diskrito na naguutos na gamitin ang wikang Espanyol sa lahat ng paaralang itatatag para sa pamayanan ng Indio. Okay, mababatid sa parting ito na ang nagtuturo pa rin ay praile. At kung maaalala ninyo na may mga Pilipinong natutong magsalita ng Espanyol katulad nila Jose Rizal, katulad nila Antonio Luna, Juan Luna at iba pa. Sila ay mga ilustrado. Hindi nakapag-aral ang mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga Indio, na magsalita ng wikang Espanyol. Tanging ang mga mayayaman lang at ang may mga may kaya sa buhay. Dahil dito, sila rin lang ang nakatuklas na hindi pantay ang ginagawang pamamahala ng mga Espanyol sa Pilipinas. Kaya nagkaroon tayo ng tinatawag nating rebellion o unang revolusyon laban sa mga Espanyol. Dahil dito, pumasok ang Rebolusyong Pilipino o ang wika sa panahon ng Rebolusyong Pilipino. Sa pagkakatuto ng maraming mga Pilipino, lalong-lalo na noong 1872, maraming mga Pilipino ang natutong magsalita ng Espanyol. Yung mga nakapag-aral, katulad na lamang nila Jose Rizal, ginamit nila ang kanilang panulat upang sandata sa mga Espanyol. So, tinawag nila ang mga ito bilang mga propagandista. Sila yung mga tao na gumagamit ng wikang Espanyol sa pakikipaglaban upang malaman ng ibang bansa kung ano ang nagiging kalagayan ng Pilipino sa atin. Sa madaling salita, ang mga propagandista na ito, katulad nila Jose Rizal, ay gumamit ng wikang Espanyol upang maunawaan ng buong mundo, maging ang Espanya, kung ano ang mga hindi pantay na karapatang na iginagawa ng mga Espanyol sa Pilipinas. Samantala, ang ilan namang mga Pilipinong nagre-rebelyon ay gumamit naman ng wikang Tagalog. Mapapansin natin na si Andres Bonifacio na pinuno ng Katipunan ay sumulat ng ilan sa mga sulatin, artikulo at mga tula na tumutuligsa sa wikang sa mga Espanya gamit ang wikang Tagalog.
Magkagayon man, ang mga labanang ito ay naging magulo. Nakalaya ang Pilipinas hindi dahil sa pagkakabaril kay Jose Rizal. Nakalaya ang Pilipinas sa Espanya sapagkat ang Pilipinas ay ibinenta sa Amerika. Matatandaan ito sa sinasabi nating kasunduan sa Paris. Kasama ang Mexico at ang Pilipinas sa halagang 20 bilyong dolyar na bili ng Amerika ang Pilipinas sa Espanya. Ibinenta ang Espanya ng Espanya ang Pilipinas dahil medyo naghihirap na rin at nangangailangan ng salapi ang Espanya para sa kanilang pinansyal. Nang umalis ang mga Espanyol, ginamit at itinatag ang unang republika, ang tinatawag nating Republika ng Biak na Bato, noong 1899 sa pamumuno ng unang pangulo na si Emilio Aguinaldo. Ang wikang Tagalog ang ginamit na wikang opisyal sapagkat unang-una ang pamahalaan ay nasa Maynila. Ang Malacañang na itinayo pa sa panahon ng Espanyol ay nasa Maynila at maraming pinuno ang nasa Kamaynilaan. Dahil dito, naging wikang opisyal ang Tagalog. Masyado nilang inabuso ang wikang Tagalog noong panahon na yun. Okay. Nakakalungkot na isipin na naging biktima ng politika ang wikang Tagalog. Nag-uumpisa pa lamang itong lumago ay napailalim na naman tayo sa panibagong dayuhan sapagkat ang Amerika na bumili sa Pilipinas ay nagsidating na. At dahil dito, naputol ang paggamit ng wikang Pilipino at ng wikang Tagalog sa buong kapuluan. Dahil na rin dito, pumasok ang wikang Amerika. O ang wikang Ingles ay dumating sa Pilipinas. At dito nagtapos ang wika sa panahon ng Revolusyon.